Then dito mga sir, mag-install tayo ng rear disc brake. Tatakpas dito mga sir yung Bookie M Racing. Ayan. Ito, Honda Click na naman yung ating gagawin mga sir. Honda Click 150. Gagawin po natin dito mga sir, mag-install tayo ng rear disc brake. Tatakpas dito mga sir yung Bookie M Racing. Ayan. Buksan natin yung box. Ayan, ito yung laman nung box. Ayan, kompleto na siya. Meron na rin siyang caliper. Ayan, ito yung i-install natin mga sir dito sa Honda Click na 150. Pwede rin ito sa ano? Sa 125 na Click. Ayan, tagalin ko muna yung pinaka-ibabaw niya. Ayan, ito yung hub ng ating rotor disc. Tapos meron din siyang kasamang ito yung bracket ng ano ng ating bracket ng rotor disc. Yan, kasama siya. Tapos ito yung disc brake natin ilalagay. Oh, balik na natin. Ayan. Pero ito mga sir, dito sa Honda Click natin, once na maglalagay tayo ng ganyan, itong disc brake conversion, dito pagka maglalagay tayo, obligado po na, no, na mati-disable si Combi. Dahil si Combi kasi sa stock na lever niya, meron siya ano, meron siyang mechanism para mapihit niya si right side brake, yung brake natin sa kanan. Ngayon mali-disable po yan kasi maglalagay tayo ng disc brake sa likod at wala naman din mechanism nito na para gumana yung ano, yung combi brake natin. Yan. May kasama na rin siyang bala ng bari na pambutas. Buti nga may kasama ano. At least isasalpak na lang natin to sa ano, sa barina. Kaso siyempre pag gagamit tayo ng ganito at magbabarina tayo dun sa mugs. Napaka-importante na ano na maingat tayo doon. Kasi pag maling butas yung ating ginawa diyan, lalo kung malikot yung kamay, ako delikado. At sasayaw yung ating caliper pagka mali yung pagkakabutas. Ayan, may kasama na rin siyang mga ano, mga nut saka ito nila lang pala to. Ayan. Ano siyang tunnel yung para sa master natin, brake master. Meron din siyang kasama ano, bracket. Dito mga sila, bago natin ito ma-install, siyempre tatanggalin mo natin yung ano, unang-una yung mags sa likod kasi magbubutas tayo doon. Ayan, magtatanggal muna tayo ng mags tabocho kasi yung ano natin, dito natin ilalagay, dito natin i-welding yan mamaya pagka ano, isasalang muna natin yung hub ng ano ng rotor disc natin, tapos ilalapat natin doon yan sa gulong at guguhitan natin yun para makita natin kung saan tayo magbubutas kasi napaka-importante na may marker tayo kapag kawans na nagko-conversion tayo. Yeah, tapos dito tatanggalin din natin ito mamaya at magtatanggal din tayo siguro ng headlight assembly para maiporma natin yung ating brake hose hanggang doon sa may ano, sa may side clearings natin. Yan, tapos malamang sa malamang magtatabas tayo ng front handle cover dito kasi iba yung forma ng ano niya, yung lagayan ng brake fluid. Okay, tatanggalin muna natin mga sir ano, yung bags sa ating motor. Tapos susunod natin mamaya to. Basta importante may ilagay muna natin yung ano, yung rotor disc dun sa ating ano, sa mags. Siyempre yung ano, yung stock na brake shoe, ay tatanggalin na rin natin 'yon.
Tsaka yung kable, di-disable na natin yun. Ayan, tumasa, natanggal ko na yung kanyang tambucho, saka yung kanyang swing arms. Ayan, ngayon ititesting naman muna natin tong kanyang caliper hub. O di kaya yung bracket na yan ng ating rotor disc at disc brake. Ayan, huwag nyo kalimutan yung washer na yan dahil dito po yan. Ilalagay muna natin at dito tayo mag susukat kung saan tayo magbubutas. Kasi kapag tinanggal na natin tong mugs at sinalang lang natin ng ganito nang hindi nakakabit sa dito sa motor, mawawalan tayo ng ano, ng parang guide sa pagguguhit. Ito mga sir, huwag nyo na itong gagamitin. Yan. Yung special na yan. Tapos ito, ilalagay natin yung swing arms. Yan, sakto-sakto lang yan mga sir. Kaso hindi pa sumasama sa pag-iikot ng mugs natin dahil hindi pa siya nakakatornilo. Pero pagka na-tornilo natin yan, ayan. Saktong-sakto. Tagang plug and play lang. Kaso hindi natin makatawag na plug and play dahil magbubutas pa tayo. Ayan, pibubutas natin dito. Susukatan muna natin to. Tinitesting ko muna bago ako mag-butas para sureball yung butas na papasukan natin. Yan, gagamit ako ng pang marker dito. Ay, tatanggal mo natin to at nakuha natin yung kung saan tayo magbubutas. Ipoporma na lang natin to kung saan tayo magmamarker. Ito po yung ano, yung mamarker nyo mga sira dito. Yan. Wag dito kasi ito yung kabitan natin ng ano, ng rotor disc, kaya dito tayo magmamarker. Yan, siyempre i-double check niyo din yung ano, yung kanyang tornilyo. Kung sa loob ba tayo magano, maglalagay ng ano, ng ulo ng tornilyo natin o sa labas. Kasi sa dito sa hub natin medyo may mga trade, kaya check muna natin yung tornilyo. Yan, ito yung tornilyo. Yan. Ganito pala yung mga forma nito mga sir. At ngayon lang din ako maglalagay nito mga sir. Magko-conversion ng disc brake sa click. Yan, ganyan pala yung mga sir. Tapos gaganan mo lang. Hindi siya naka-thread dito sa mismong mugs. Butas lang talaga siya. Kumbaga magiging mangyari niyan, ang staple lang ng hub na to, itong ating swing arms, iipitin nyo lang pag ganun. Yan, kaya dapat saktong-sakto lang dapat yung butas na ating gagawin dyan. Kapag sumobra kayo ng butas, hindi kaya tabingi yung butas na yan sa pagkakabutas natin ng mugs, yung ikot ng ating rotor disc hindi maganda at sumasayaw-sayaw yung caliper natin. Kaya dapat saktong-sakto. Yan, ganyan yung forma niya. Tapos ngayon i-marker na natin ito mga sir para malaman na natin kung saan tayo maglalagay. Yan, i-marker natin. Yeah, tapos dito sa ano, sa pinakaloob, yun ang ating guguhitan. Guguhitan ng pagganon para matansya natin yung laki ng butas. Di baling mag-umpisa tayo sa maliit na butas kaysa sa malaking butas, kasi napakahirap pag malaking butas ang ating ginamit. Medyo mahirap pa natin ano, habulin yun. Dito ng maliit na butas, kahit pa paano, kayang-kaya pa natin siyang habulin. Ayan, guguhitan ko muna ito mga sir.
Yan, gagamit ako ng matulis para ito yung pangguguhit ko. Basta siguraduhin nyo muna kung saan kayo magbubutas, kung itatapat nyo ba rito, ganyan. Basta bahala na kayo kung saan kayo magmamarker. Magalaw. Yan, tatlong butas pa lang to. Pag niliyo ko ng konti, ito si tatama dito. Jo, tatabingi siya, no? Pag tayo nagbutas, baka tumabingi. Kaya ulitin natin uli. Ayan, usog natin konti. Parehas lang. Ayan, yung inagyan ko ng marker. Tapos dito, ayan, may umbok. Medyo. Medyo madidisalain dito. Ayan, ito yung palatandaan natin ng ano, ng ating bubutasan. Ayan. Para sure ball. Pero kung mas maganda, kung dadali nyo ng machine shop yan, ayun, matik yun. Ganda. Pero sa atin, ano lang, baga, do it yourself. DIY. Ano yung lalagay? Ayan, tatanggalin natin ito, mga sir. Tapos ito, bubutasan ko muna ito. Ayan, kailangan natin lagyan ng, ano, ng parang guide ng ating pagbabarinahan. Sakto nyo dun sa, ano, sa ginawa nyong marker. Dapat sakto-sakto doon sa ano, sa gitna. Yan, para ganyan yung ginawa ko para hindi dumulas yung barina. Unang-una ko munang gagawin diyan, magsisimula ako sa maliit na bala bago yung malaki. Yan, dito mga sir, gamit tayo ng thread locker para hindi natatanggal yung tornilyo.
Yan, nalagyan natin. Dito sa rotor disc natin, dapat ganyan talaga yung kanyang original position, kaso maluwag po yan. Kaya ang gagawin natin, babalik try natin. Ngayon, titesting muna natin dito ng ganito. Di ba, maluwag. Kaya ang gagawin natin dyan, babalik try natin. Kaya maglagay kayo ng ano, ng washer na siguro mga ganito rin kakapal para magpit na pit. Dahil wala tayong washer, pabalik try lang natin. Yan. Ayan, walang kalog. Hindi tulad kanina. Tapos, lalagyan natin ng ano? Ng tray block. Yan, lagyan natin. Tapos ito ah, mga sir, gamit kayo ng ganito. Mas maganda para iwas disgrasya. Lagayin natin yung disc brake. Mas walang busing yan, ha? Ha? Walang busing to, boss. Hindi to katulad nung sa stocks na, sa stock. Okay lang? Busing, pero ayun naman. Prepared lang rin kasi mas matita yung ganito kaysa sa may bushing. Oo. Thank you, boss. Okay. Kayo po ba yun, sir? Apo, sir. Thank you po. Ayan, naikabit na. Yan, ilalagay naman natin itong bracket. Tapos dito, ayun, sakto. Ayan, nilagay natin yung disc brake niya, tapos yung kanyang tambocho. Ngayon yung kung naman yung ilalagay natin, yung brake master naman na. Lalagay natin dito. Pero itong brake hose niya, pagagapangin natin dito yan. Yan, tatanggalin natin yan dito. Dito sa may headlight. Yan mga sir, dito ko siya pinadaan yung brake hose natin. Yan dito. Dyan ko nilagay para in case na
maangat-angat ng daga ito, masira. Mas madali siyang palitan. Pagka pinada natin doon sa may gitna, at ng clearings baklas. Kaya mapapamahal tayo ng labor. Tapos to, tinanggal ko rin dito dahil no, pinada natin yung brake hose dito sa pinakailalim. Yan, gan dito. Tapos, tinanggal natin yung ano, yung brake lever na assembly kasama yung kable. Yan, kaso may nakalimutan pa dong sa brake arm. Dito mga sir, wala pala tayong tatabasin dito. Kasi saktong-sakto itong brake master sa kuan dito sa handle. Yan, nilagay ko na siya. Tapos yung dito, huwag nyo nang tanggalin to. Kasi pagka once na tinanggal nyo yan, pati yung dito sa pinakailalim ng ano, yung sa combi natin, ito, tatanggalin nyo rin. Kaso, ayan, may tanggalin yan. Pagka tinanggal nyo yan, ma-vibrate na. Kaya ang ginawa ko, hindi ko tinanggal. Ginanyan ko na lang, tapos tinalihan ko lang ng cable tie. Ito. Ito ang isusunod natin ulit na gagawin mga sir. Kasi pabibigyan pa natin siya ng tornilyo. Dahil nakalimutan nga palang bumili ng tornilyo para dito. Kapag kasi tinanggal ko yan at pagka naghugas siya, pasok yung tubig sa loob. Kaya hindi ko muna siya tinanggal. Inayaan ko lang muna siyang ganyan tapos bibili na siya ng tornilyo. Saka natin ilalagay ulit yung tornilyo dito. Ayan, bali okay na. Sakto-sakto. Okay, lalagay ko muna yung ano, yung clearance nito. Yan mga sir, naibalik na lahat noong mga clearance nung ano, yung click na binaklas. Ayun oh. Ah, binakli. Yan, di siya matigas ano, ikutin. Bali medyo pansin niyo lang na ano, na medyo may kumakaskas dahil bagong install pa lang natin 'yan. Kaya ano pa yan, lalapat pa yung kwan, yung kanyang pad. Tapos yung pad niya medyo bubaluktot. Pero ano, hindi man siya ano, matigas ikutin. At hindi man din siya matigas itulak. Testing natin siya pa na rin. Wala yung lang. Testing niya muna daw, testing. Titesting niya muna. Oh, yan mga sir. Okay na. Yan, bali kanina medyo malambot siya dahil ano, kulang sa bleed. Kaya binalit ko uli siya. Kaya yan, tumaas na yung ano niya. Yeah. Okay, okay na.